Halos karamihan sa atin ay narinig na ang 7 deadly sins. Ayon nga sa Catholicism, ito ang humubog ng lahat ng makamundong kasalanan dito sa ating mundo. Ito ay ang greed, lust, pride, wrath, sloth, gluttony at ang envy. Marahil ay nakita mo ng pelikulang 7 o hindi naman kaya napanood ang anime na 7 deadly sins at dito mo nalaman o hindi naman kaya posible rin na ngayon mo lang ito narinig. Well, kung ngayon mo lang ito narinig, gumawa ako ng 7 deadly sins video sa isa kong channel. Siguro naman 99% sa atin ay pamilyar dito, di ba? Pero kung tatanungin ko kayo, alam niyo ba ang 3 poisons ng Budismo? Malamang 80% sa inyo, hindi. Pwede pang ang 90%. Ang iba marahil narinig na rin ito. Ang 3 poisons ay ang listahan ng masasamang gawain na naiuugnay sa 7 deadly sins pero mas pinakompress pa. Ito ay ang greed, hatred at ang delusion. Ayon sa 2012 report ng Pew Research Center, mayroong 488 million Buddhists noong 2010 na bumubuo ng 7% ng populasyon ng ating mundo. Marami sa atin alam na ang proseso ng Budismo ay sobrang haba na nag-emphasize sa meditation at transcendence. Pero kahit na ito ay nakafocus sa pagiging isa sa kalikasan, meron pa rin naman itong batas na sinusunod at ang 3 poisons ay parte ng batas na ito. Ang greed ay halos nakatago sa kasulok-sulukan ng ating pagkatao given na parehas itong nasama sa 7 deadly sins at 3 poisons. Ang greed o raga ay inilalarawan bilang isang tandang sa Buddhist religion. Kasama sa greed ang pagkatukso sa mga bagay-bagay, be it sex, pera, validation, material objects at iba pa. Sa global scale, ang greed ay nagpapakita sa anyo ng political discord, gera, environmental decay at marami pang iba. Lahat ng 3 poisons ay mayroong kabaligtaran nito bilang panlaban sa nakakasirang pag-uugali nating mga tao. Para mapigilan ang nakakahawang sakit ng kasakiman o ng greed, ang mga Buddhists ay binibigyan ng importansya ang kahalagahan ng pagiging bukas-palad at ito ay tinatawag na dana. Ang hatred o vish ay inilalarawan naman bilang isang ahas. Ang sintomas ng puot ay nagpapakita bilang galit, hostility, pag-ayaw at pagnanais ng pinsala o pagdurusa sa ibang tao. Siguro naman hindi ko na kailangan ipaliwanag pa yan. Ayon sa Budismo, ang pamumuhay ng may puot ay magdudulot ng walang hanggang kawalan ng kasiyahan at palagi ang pakikipagtalo sa mga nakapaligid sa atin. Magkakaroon tayo ng maraming kaaway at laging gumagawa ng paraan para makapaghiganti sa mga taong kinaiinisan natin. Isa itong paraan para maprotekta ng ating ego at dagdagan ng makasariling ambisyon na hindi may iwasang makapinsala sa ating kapwa-tao pati na rin sa ating sarili. Sa pamamagitan naman ng puot, sinusubukan nating pigilan ang pakiramdam ng takot, depresyon, kalungkutan, pananabik at kahinaan na ginagawang halos imposibleng makilala ang totoong sarili natin. Sa mundo ng mga puno ng kaaway, ironically, ang sarili natin ang ating arch nemesis. Para malabanan ang halimaw na puot, kailangan natin itong punuin ng pagmamahal. Ito ang tinatawag na Maitri. Ang ikatlong lason ay delusion o moha. Ang delusion ay inilalarawan bilang isang baboy sa Buddhist iconography. Ang delusion ang naghihiwalay sa atin sa totoong katotohanan, kaya hindi tayo makukontento sa anumang paraan. Nawawala ang direksyon natin sa buhay at kadalasan ay napupunta sa paghahanap ng maling bagay. Hindi tayo makakapag-establish ng eksaktong ruta papunta sa kaligayahan o positivity kapag ini-entertain natin ang delusion, kaya naman wala tayong kakayahang ma-access ang virtue sa anumang anyo. Para malabanan ang delusyon, kailangan nating hanapin ang wisdom o prajna. Kapag napalitan natin ang 3 poisons sa mga counterpart nito, makakapasok na tayo sa nirvana. Sabi nga ni Gautama Buddha, inflamed by greed, incensed by hate, confused by delusion, overcome by them, obsessed by mind. A man chooses for his own affliction, for others' affliction, for the affliction of both and experiences pain and grief. At kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!